pagsinungalingan ni Witchy Moira kay Zoe ay pagsisimula na naman ito ng hinanakit ni Zoe para sa kanyang ina. At nang pumunta nga si Zoe kay Dr. Carlos Benetes ay napahiya itong si Zoe dahil di siya matanggap ni Carlos Benetes ng kanyang anak dahil may pamilya si Carlos. At ayaw niyang mayroon ngang makaalam lalo na ang kanyang anak na matampuhin rin sa kanya, kaya sinabi ni Dr. Carlos Benetes na sana ay pagpasensyahan siya ni Zoe kung hindi niya kayang matanggap si Zoe. At dagdag ni Dr. Carlos Benetes na masaya siya na makilala nga ang kanyang anak na si Zoe, ngunit magiging komplikado naman ang kanyang buhay kung marami ang makaalam na ang isang Dr. Carlos Benetes ay may anak sa labas. Kaya dahil sa mga sinabi ni Dr. Carlos Benetes ay labis namang nasaktan si Zoe at napagsalitaan niya ito ng masama na wala itong kwentang ama. Kaya nang malaman naman ni Zoe na hindi nga sinabi ni Dr. Benetes na hindi niya pinapunta si Zoe sa kanyang opisina ay sobrang nasaktan at nainis si Zoe sa kanyang ina. Dahil sa hindi nga siya tinanggap bilang anak ay nagsinungaling pa si Witchy Moira sa kanya, kaya sobrang malungkot si Zoe na parang gusto niyang masumbatan ang lahat lalo na si Moira. Dahil kung hindi ito naging sinungaling ay kasama niya ang kanyang tunay na ama, at ngayon naramdaman na ni Zoe ang pakiramdam din ni Genius Anne na parang siya naman ang naghahabol ng pagmamahal para sa kanyang ama. Kaya sobrang nainis si Zoe dahil parang sinakluban siya ng langit at baka ito raw ang suklin ni Zoe sa mga hinanakit na ibinigay niya kay Genius Annalyn. Kaya sobrang disappointed si Zoe kay Witchy Moira at sinisi na naman ni Zoe ang kanyang ina sa lahat ng kamalasan na nangyari ngayon sa kanyang buhay. At parang karma na din daw ito kay Zoe dahil naging malupit siya kay Genius Annalyn na siya pala ang real daughter, kaya ayaw makipag-usap ngayon ni Zoe kay Witchy Moira. Dahil naiirita lang siya kapag nakikita niya ang kanyang ina, kaya tinanong ni Zoe ang kanyang sarili kung bakit naranasan niya ang ganitong problema sa kanyang buhay. Ngunit kapag malaman naman ni Genius Annalyn ang tungkol rito ay hindi magdadalawang isip si Genius Annalyn na pagsabihan si Doc Carlos upang tanggapin si Zoe. At sa bandang huli ay magkakaayos nga si Zoe at Doc Carlos Benetes sa tulong na rin ni Genius Annalyn. Dahil kulang lang naman si Doc Carlos Benetes ng pagpapaunawa sa kanya upang hindi niya iwasin si Zoe na parang basura o tuta na iniiwan lang sa kalye. At dito na po nagtatapos ang ating Abot Kamay na Pangarap Advance Update. Muli, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell para lagi tayong updated.